Okay, isang mabilis sa BTC at pag-uusapan rin natin ang paparating ng FOMC meeting mamayang 2 a.m. At kasama na rin ang recent na printing ng Fed ng March 15 kung ano bang meaning doon sa atin. Okay. So sa nakikita natin sa BTC, no, actually parang nag-breakdown tayo and mukhang nire-retest natin tong downtrend line na to. Ang problema dito sa breakdown na to nag-support lang rin tayo sa mas malaking megaphone pattern na to, no? Megaphone pattern, at meron tayong mga megaphone pattern na kapag nagbe-breakout, yung pinaka-basic, ganito ang itsura. Oops, dito tayo banda sa walang drawing. Na kapag meron tayong megaphone pattern na ganito, gagawa tayo ng mula sa ilalim, gagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, breakout, retest, pump. Pwede mangyari yun, ha? Ito ang pinaka-basic na itsura ng megaphone pattern. Pinaka-basic, ha? Okay. Pero mas likely nangyayari yung ganong klaseng basic na move kapag meron tayong macro uptrend. Pero sa nakikita natin, sa punta tayo ng daily, nasa macro downtrend pa rin tayo, ha? Macro downtrend pa rin tayo, pero meron na tayong some sort of change of structure or change of character ang tawag. Hindi pa tayo actually nakagawa ng isa pang higher lows, kasi kailangan natin masabi kapag meron na tayong change in market structure from bearish to bullish, kailangan natin makita yung confirmation nun, which is ang higher lows. So dito, wala pa tayong change of structure dito, no, na nahayin natin to. Actually, nahayin natin to ng kapiranggot, no? Kapiranggot lang. Double check natin, ha. Anong price nito? 25,212 ang high nito. Pero dito sa area to, 25,270. So, pwede natin masabi siguro meron tayong market structure change or some sort of break of market structure ng bearish. Pwedeng masabing ganun, di natin sure. Pero ang pinakamagandang confirmation dyan na meron tayong break ng market structure sa BTC, makakita tayo ng ito, meron na tayong break, change of character, at potentially kapag nag-low tayo, dapat hindi tayo mag-lower lows dito. Ibig sabihin, kapag na-confirm natin na nag-bounce tayo dito sa susunod na kung mag-aaraw tayo ng correction, most likely meron tayong long-term time frame na market structure change, which is trend change madalas yun. Trend change. Ibig sabihin, from bearish to bullish. So, kailangan natin makita yung confirmation na yun na magko-correct ang BTC para mag-higher lows, then magpa-pump to for third wave. So, makikita rin natin dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 possible. Possible na meron tayong 5 na, or baka dito pa sa area to, di natin sure. Nalapag ko lang dyan. And then mag-aaroon tayo ng ABC correction. A, B, C. Makikita rin natin sa CME futures natin, meron tayong CME gap dito sa area to. Dito sa, alisin na natin tong ito, tsaka ito. Hindi natin kailangan yan kasi na-fill na natin. So, ito na, na-fill natin, then nag-pump ang price. Pero after nyo, pero ang problema doon, nung nag-pump ang price, nag-iwan siya ng CME gap dito. Okay? So, itong area to, no, makita natin, meron din tayong CME gap dito, CME gap. At, nagtitrade lang tayo sa loob, no? Na may possibility na pwedeng nagko-consolidate lang tayo sa loob dito bago mag-pump ulit, mag-break. Pero ang nakikita natin sa wave counts natin may possibility na mukhang magko-correct dapat tayo. At kakalabasan, hindi na ma-push up, then babagsak para sa correction. Hindi natin masasabi yan kasi ang sa tingin ko, ang magbibigay sa atin ng idea kung anong gagawin ng BTC, ang Fed doon mag-aaroon ng malaking volatility. Mamayang 2:30 a.m. ata yun, no? Ang Fed meeting, FOMC meeting. So, ito yung titignan natin sa 4 hours actually. Di ako nag-update dito kahapon kasi sobrang boring ng BTC, no? Sobrang boring mga ano to. No, March 20 pa to, no?
March 20, alam na natin na mangyayari tong area to, na magpo-push up dito sa area to. So, ang kinakalabasan, mas onti ang updates natin kasi masyado natin maagang na call tong mga area to na andi dito pa lang yung price, eh alam na natin na possibly aangat pa dito. Okay? So, ang kinakalabasan, walang mapag-uusapan dito sa mga area to, eh, no? Walang mapag-uusapan hanggang sa makakita tayo ng breakout or breakdown. Nakakita nga tayo ng breakdown, pero ang volume natin, eh wala. No? So, makita natin itong breakdown na to, napaka-low volume, no? Napaka-low volume. Ibig sabihin, wala tayong confirmation of breakdown. Okay? At baka hindi pa ganito yung rising wedge na to. Baka may possibility na ganito pa yung rising wedge. Oops, na pinoko. Baka ganyan pa ang rising wedge or baka ganito pa. Hindi lang natin sure, no? Hindi natin sure. Pero iiwan ko muna ng ganito kasi wala pa tayong maayos na formation ng rising wedge maliban lang dito, ha. Okay. Pwede natin masabi, baka continuation pattern din to na flag pattern pala. For example, meron tayong push up dito, makagawa tayo ng some sort, alisin ko lang to ABCD ko, ha. Yan. Pwede tayong makagawa ng some sort of flag pattern dito, ganyan. Then higher lows, flag pattern, symmetrical triangle, o sabihin natin, pwede nating gawing ascending triangle na madalas nagbe-break to the upside, pero nangyayari rin ang ascending triangle sa sa ending diagonal. So, ang ending diagonal, madalas nangyayari yon sa fifth wave, okay? Sa fifth wave, o kaya sa C wave, nangyayari rin sa C wave yun, ha? Which is doon nga banda sa ano yun, sa fifth wave or C wave nga, no? So nangyayari yan. So papakita ko kung saan nangyari tong ascending triangle na dapat bullish siya pero ang kinakalabasan nagiging bearish. So teka, makikita ba natin sa 4 hours to? Ito. So meron tayo ditong bilang, no, na possibly itong move na to C wave. Itong move na to possible na C wave. Kung gato ang 3 wave counts natin, ibig sabihin meron tayong A, meron tayong B, meron tayong C. At sa loob ng B, sa loob ng A hanggang B, dapat meron ding tatlong wave counts na ABC rin. So, zoom in tayo. Meron tayong potential na paano kaya ito? Na A, B, C. At ang C wave natin, dapat 5 wave counts. So, mula dito sa B hanggang C, 5 wave counts. So, paiksi tayo ng paiksi, no? Pa-shorter time frame tayo na pa-shorter time frame. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Most likely ganyan. Actually, baka saan kaya to? Baka dito to, no? Na expanding wedge na naman na A, B, C. Then, fifth wave dito sa area to. So, bakit ito ang fifth wave, no? Nangyayari to at meron tayong ascending triangle dito. Makikita natin, meron tayong break, meron tayong retest, then dump. No? Pero ascending triangle, dapat bullish pattern to, no? Ang kalalabasan kasi nito, meron tayong triangle pattern dito. Ito yung tinatawag na Elliott triangle wave, no? Nakakalabasan meron tayong A, B, C, D, E. Kapag na-complete 'yan, kapag na-complete tong ganto na A, B, C, D, E, ang kasunod dapat nito, ito yung tinatawag na ending diagonal. Madalas ang ending diagonal or sabi natin, leading diagonal din. Sa leading diagonal, ayun yung umpisa, no? Umpisa. Na madalas saan, dito yan. So, pwede natin masabi, actually, di ko makita yung leading diagonal dito. Pero dito, meron tayong, excuse me, ending diagonal. Okay. Nakakalabasan, ang mga ending diagonal, madalas shape sila ng triangle. Shape sila ng triangle, ha? So, kaya dito sa area to, pwedeng maging ending diagonal to na rising wedge kasi triangle. Meron tayo dito, ascending triangle nga lang na dapat bullish to. Pero nangyayari to, nagiging ending diagonal to kapag nasa fifth wave. Okay? So makita natin, nasa C wave rin siya, no? Nasa loob siya ng C wave, pero sa C wave kasi natin, meron din tayo 5 wave counts. 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan.
Tapos ang most likely ang areyang to ay eh dapat meron tayong 5 wave counts, okay? So kakalabasan nito, meron tayong A B C D E. Actually baka dito yung ano no? Tama ba? O basta meron tayong A B C D E dito. At ang kakalabasan, yun nga, babagsak tayo. So ayun lang gusto ko i-point out to na nangyayari ang bullish patterns na ganito, bullish to no. Makita natin dito, meron tayong bullish pattern din dito. Ito, ascending triangle. Patasang-patasang ang lows niya, pero same resistance. Dito rin, same resistance, patasang-patasang low. Okay? So, bakit kaya dito gumana pero doon sa taas hindi, no? Eh kasi most likely meron tayong some sort of ending structure dito na ABC correction. Nakalabasan, meron tayong A, B, C. Pagkatapos ng ABC, obviously, ang kasunod dun dapat yung impulsive move o kaya some sort of bigger move to the upside. So, nangyayari nga. Okay. So, ito example pa, no? Meron din tayong A, B, C. At sa C wave natin, meron tayong 5 wave counts dapat dito na ito yung isa sa mga ending diagonal din na 5 wave counts. So, kakalabasan, meron tayong A, B, C, D, E, ending diagonal, triangle, makikita nyo, triangle, then bagsak. Okay. So, enough na muna doon sa mga turo, no? na medyo na-segue kasi tayo kasi dahil dito sa napakawalang galaw ng BTC, no? Napakawalang galaw ng BTC at tinitignan natin kung ano bang possibility mangyari dito sa pattern na to or sa potential na price action na to, kung ascending triangle din ba to, na possible pa bang mag-breakout, or magbe-breakdown na kasi meron din tayong potential na ending diagonal dito. Okay, nakakalabasan, meron tayong, baka mabilang natin to, no, no, meron tayong 1, 2, 3, 4, okay, pwede mabilang na 5 dito. So, nakakalabasan, impulsive move to the upside, correction, third wave, correction, then yung fifth wave ending diagonal, pwedeng mangyari pala, no? So, alisin lang natin to. Pwede mangyari. So, kailangan, So, ang pwede mangyari dito, alisin ko muna na to. Sige, alisin muna natin to, no? Yan. Ang pwede mangyari dito, magkakaroon tayo ng ABCDE dito sa loob ng triangle na to. Pero hindi ko masasabing pwedeng mag-breakout to. Pinapakita ko lang kung may possibility na magkakaroon tayo ng ending structure. Kasi kakalabasan na ito, meron tayong A, B, C, D. Di natin sure kung ito na ba yung E o baka actually ganito pa yung bilang yan. A, B, C, D, E. Baka ganyan pa yung mangyari. Di natin sure ha. Then babagsak. Possible. Pero kung part pa to ng ano, kung part pa to ng impulsive move to the upside dun sa fifth wave, kasi meron tayong ano no, meron tayong bilang dito na shorter time frame, na meron tayong 1, 2, 3, 4, hindi pa natin sure kung ito na ba ang 5. Okay, pwede pa kasi may extension ang 5 dito hanggang 30k pa sa tingin ko ah. At tsaka lang tayo magko-correct. Okay? So, sa ngayon, nasa critical resistances pa tayo. Okay? So, paano kaya kapag nag-breakout tayo? So, titignan natin kung ano yung mga potential na move kapag nag-breakout tayo na matindi, no? May possibility na maka-reach tayo ng area ng eto, meron tayong bilang dito na ABCDE na pwedeng umabot pa ng 29K. Possible. Makikita rin natin dito, meron tayong mga wick down dito. 29,240 area. Double check natin. Actually, parang ganyan eh, no? Yan, parang ganyan. Na ano kayang value nito? 29,160, mga ganyan. So, alisin ko na to, no? Kasi hindi masyado, sa tingin ko, hindi ganong katindi ang importance ng 21,140. Pero mukhang pwede tayo magkaroon ng maliit na pit stop dyan. At, ito lang yung medyo nakakadalawang isip para sa akin. Kasi ang kakalabasan, kapag ito na break, masasabi ko bullish yun, no? Bullish yun kapag na-break tong area ng low na to, no? Itong low na to, ng swing low na to.
kalalabasan. Ang kasi ang kasunod na target niyan eh most likely dito sa mga area to. Ito dito sa mga area to, no. Yan. Kaya ako sinasabi mga bandang 29k hindi ganoon kaimportante. Yan, ito hindi ganoon kaimportante ang mga tang 29k. Most likely small resistance lang 'yan. At ang kalabasan, ang kasunod na neto ay 30k hanggang 32k siguro, 32.6k. So most likely magja-jump tayo ng ano, magja-jump tayo after ng 29k kapag the breakout pati natin yung 29k, no. Dire-diretso tayo sa 30k sa tingin ko mangyayari kapag na-break tong area to, kapag na-break tong area to, no. So ito agad ang aabang ako ang 30k area. At potentially eh then aaba tayo ng 32.6k. Which is masasabi ko bullish yun, no. Ang problema lang kasi sa galaw ng BTC sa ngayon, kung titignan natin yung volume, hindi ganun kagandahan ng volume eh, no? Na every push up natin, eh pahina ang volume. Eh di pa natin masabi na maayos, no? So, ayun lang siguro TA natin sa BTC. Sa ngayon, nasa retail resistance pa rin tayo. Anytime, pwede tayo mag-reject dito sa area to. At the same time, pwede rin tayo mag-break, no? Lalo na kapag yung FOMC meeting, nasabi ni Jerome Powell yung, or more like, masasalba ni Jerome Powell ang problema sa banking system. Actually, or hindi pala masasalba ni Jerome Powell ang banking system. Pag di niya nasalba yon, expect natin baka mag-pump ang BTC kasi kailangan ng ano ng... kailangan ng temporary storage ng mga tao kapag sold ang mga banking systems naglaho, no? O kaya mga banko, mga bank failures or bank run, baka ganun. Kailangan nila ng ano, kailangan ng mga tao, paglilipatan ng pera, saan nila ililipat? So pwedeng gold o kaya ano, no? BTC. Okay. Tingin lang tayo na mabilis sa S&P at DXY. So, sa stock market. Stock market, meron pa rin akong bilang na ganito, na matagal ko nang nailapag. Na ganito. Pero tayo, 1, 2, ABC, 3, 4, 5 para sa mas malaking some sort of, kasi ganito ang projection ko dyan. Ano? Meron tayong isang malaking A wave, isang decent na malaking B wave, at isang malaking C wave. Na malaking ABC correction. Kasi kung titignan natin sa S&P 500, eh, napakalaking super pump na ito, no? Yan, napakalaking super pump na ito kumpara dito sa napakaliit na ABC correction na ito. Pero pag titignan mo sa daily ito, eh, parang napakalaking bear market na ito, no? Parang napakalaking bear market. Actually, napakalaking bear market nga na ito, no? Pero ayun lang gusto ko i-point out na malaki-laki yung ano, malaki-laki dapat ang correction kapag ganong kalaki rin ang ang pinump, no? So, pwede natin ma-expect yun. Sa ngayon, ang bilang ko dapat dito dati, around dito, oops, ano to? Ayun yung ano ko, descending channel ko, na pag the breakout, eh, possible na baka mag-pump. Hindi ko nga lang ma-pinpoint to. So, ito, meron akong dating bilang dito, na banda dito lang ang 2. Pero since hindi pa natin nabibreak tong area to, ito, medyo mas importante to. Yan, mas importante itong level na to. Eh, dito ko nilapag-anto ko. At pwede natin masabi, meron tayong some sort of deviation. Kasi sa nakikita natin, eh, pabalik-balik tayo sa loob nito. Deviation, breakdown, breakout, breakdown, breakout na naman. Hindi natin sure kung anong gagawin ng, ano, ng stock market. Pero pag masabi natin na na-confirm na natin ang push-up ng stock market, eh, most likely ang BTC rin. Aangat. So sa ngayon na nasa ano siya, no, low, nasa bearish market structure siya, no. Na meron tayong high, low, lower high, lower low, at possibly meron na naman tayong lower high dito. So nakakita tayo ng bearish market structure at pwedeng maging diagonal, leading diagonal to para sa move to the downside na ganito, no. So meron din siya parang megaphone pattern dito. Ang kinakalabasan dito, yung pinaka-basic ng bearish megaphone pattern, nagagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Actually, hindi niya ginawa, no? Na ganito. Ganyan. So, possible, baka mali yung bilang natin. Pwede ganito pa. 1, 2, 3, 4, 5, break, then down. Yan. So, ang mga megaphone pattern na ganito, leading diagonal lang ang tawag doon, no?
kinakalabasan or pwedeng ending diagonal lang. Ending diagonal lang rin. Pero madalas kasi yung pinaka basic ng leading ng megaphone pattern na ganito. Meron tayong megaphone diyan, no? Pag bullish 3 4 5 be break then push up. Eh ano lang to eh? Some sort of leading diagonal lang to eh, no? Papuntang third wave. Okay. So, ang alabas nyo, meron tayong some sort of 1, 2, 3, tapos 4, 4, 5, then ABC, then pump ng third wave. Ganun, okay. So, medyo goods ang stock market. Ang DXY natin, medyo okay. Ang tagal ko na hindi nakita tong DXY at lumagpas na siya sa number 2. So, tanggalin ko lang to. Ano nang mga pinagagawa ko dito? Pero hindi pa siya, ito yung ano no, isa sa mga pinaka-importanting level, yung 103. At hindi pa niya nabe-breakdown. Pero sa nakikita natin, mukha tayong may ABC correction dito. So, alisin ko lang to. Ah. So, mukhang mali tong ano no, bilang ko dito. Mukhang mali. Okay. So, meron tayong first, second. Ang problema dito, kung ito ang third, hindi pwedeng maging third to kasi overlapping na ang 4 sa 1. Okay? So, possible kaya na ano to na na ito pa lang ang 1. Kaso sa 1, dapat makakabilang tayo ng 5 wave counts, no? Meron kasi 5, well, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Napaka-iksi ng 3, no? Napaka-iksi ng 3. So, ganito ang itsura ng naiisip ko. Ang problema dito, ang number 3 natin napaka-iksi para masabi natin, ito ang third wave count. Okay. Hindi naman siya overlapping. Ang problema lang, ang 3 napaka-iksi. Okay? So, ibig sabihin, ito pwedeng bumagsak pa to ng hanggang kung saan man, basta wag niya lang ma-lower low to. Okay? Kasi dito sa first wave natin, meron tayong actually 5 wave counts dito. Ang problema lang, itong 3 at ang 3 at 5 natin ay hindi nagbibigay na magandang idea or magandang confidence na 5 impulse to move to the upside talaga to. So, may possibility na mas higher probability na meron tayong ABC dito. Pagka ganun ang ABC correction or sabihin natin, ito lang yung A, ito lang yung A, ito yung B at meron tayong C dito. Ang kaalabasan, ang maximum target lang nito mga 1 pares dito sa target ko dati na 110 hanggang 113, hindi nga lang tama yung impulse wave theory. Okay? Or more like yung pag-plot natin ng impulses natin, no? So most likely ano to, na 535 at perfecto, no? Perfecto na pwedeng mag-bounce tayo dito anytime. Tingnan natin sa Fib saglit. Pwede pa tayo mag-lower ng 1.61, ng golden packet ng 618. Lower. Then magpo-push up tayo. Possible mangyari yun. Para sa mas malaking ABC correction. So, ang nai-invalidate sa bilang natin, since hindi valid yung 1, 2, 3, 4, 5 ko dito sa area to, ang kinakalabasan, may possibility na hindi na tayo mag-hire sa DXY. Kasi ang pinaka-argument dito, eto bang push na to, corrective lang at mag-aaroon pa tayo ng mas malaking wave dito or tapos na to, fifth wave na to at ang kinakalabasan, gumagawa na tayo ng mas malaking A, B, C correction na matinding C wave sa baba. So, ibig sabihin, meron tayong 5 waves dito, 3 waves dito, kaya tayo may ABC correction dito, A, B, C, 1, 2, 3, tatlo dito, then isang matinding bearish move to the downside. So, ganun yung ano yung nakikita ko sa DXY. Ibig sabihin, napaka-bullish nun para sa BTC at sa stock market kapag ganun ang nangyari. Pero sabihin natin, nag-ABC correction to at nag-hire tayo dito, sa mga prices na to, may possibility na mukhang may mali tayong nabasa. Okay? Pero sa nakikita natin, possible na impulsive move to the upside to pero na medyo mababa lang yung probability kasi ang third wave natin maiksi. Okay?
So ang pinakamadalas na rule sa impulse wave theory, kapag makita dapat natin ang third wave, pinakamalaking move. Pero hindi natin nakikita dito sa move na ito, no? Hindi natin nakikita. So mas bias ko sa ngayon sa itsura nito ang ABC correction. Ibig sabihin, makaka-expect dapat tayo ng ano na pagbagsak pa rin sa stock market or BTC for the shorter time frame. Makaka-expect dapat tayong ganun. Kung ganun din gagawin ng DXY. Pero isa to sa mga target ko, itong 106 ha. So baka pwedeng dito na tayo mag-reject. At kapag nag-reject to, biglang magbo-bull market ang BTC na malaki, kasi malaki ang ibabagsak nito. Pero sa tingin ko, parang kulang to, no? Parang kulang, kasi makakabilang tayo ng 5 beacons dito. Tapos mukhang ABC to. Ito, mukhang A. Itong A hanggang B, mukhang 3 waves, 1, 2, 3. At kakalabasan, meron pa tayo sa C wave siguro. Hindi natin sure. Okay. So last, ang last natin, kailangan natin pag-usapan itong ginawa ng Fed na money printing. Okay? So, ito yung 2019, no? Bago mag-2019 na nagkaroon tayo ng pandemic at nag-money print ng Fed ng napakatindi, no? Napakatindi. Tapos dahan-dahan pa tayo na gano'n nag-money print. Most likely ka para sa ano to, para sa relief, para sa mga tao to, no? So, hindi ko masabi ko tama ba ginawa ng Fed or mali ba ginawa ng Fed na nag-money print ang Fed, no? Kasi since limitado ang may trabaho, puro may lockdown, paano ka kukuha ng pera, saan ka makakuha ng pera? Kasi kapag nag-print ang Fed para i-distribute, para ipahiram sa mga tao ng napakababa ng rate, eh makaka-survive ang mga tao sa matinding pandemic, no? So may possibility na okay, may ano ba, meron bang may ma-justify ba natin na tama ang ginawa ng Fed na nag-print ng maraming pera para sa mga tao, para makabili sila ng mga kailangan nila sa pandemic, no? So hindi natin sure kung okay ba or nasobrahan ba. So pero masasabi natin yung objective doon ando doon na kailangan talaga ng Fed mag-print para maka-survive tayo sa potential na threat ng pandemic, no? Kasi mamimili ka ba naman, pera ba, pera o buhay? Siyempre buhay na lang, no? So ang problema dito, since marami tayong na-print na pera, anong gagawin ngayon ng mga tao na ngayon na okay na, wala nang problema masyado sa pandemic, may mga vaccines na tayo, ganun. Eh most likely hindi na kailangan ng napakaraming pera. Nakakalabas ang kailangan na natin mag-rate hike. Ang problema lang doon, sa tingin ko, personally, napaka-late ng rate hikes ng Fed, no? Napaka-late. So, kinakalabasan ang pagbagsak natin dito sa inflation natin, ay napakabagal din, no? Napakabagal. Kasi ang kinakalabasan, yung mga... Lumakas yung labor market kasi, no? Lumakas yung labor market kasi maraming businesses ang nag-lockdown. Most likely kailangan nila ng napakaraming workers agad-agad para maka-recover sa losses nila, kasi shutdown ng business nila for ilang months. Ilang months to mga pwedeng 1 year din, no? So napakalakas ng mga workers ngayon. So kapag napakalakas ng mga workers, ang pera laging umiikot sa economy, no? Kinakalabasan, ang hirap pabagsakin ng inflation. So nag-rate hikes tayo, nakalimutan ko kailan yung start ng rate hikes, pero nag-rate hikes tayo simula mga last year to almost 2 years ata, tama ba? Teka, double check nga natin. Mga last year lang ata, no? So mga nakaka 1 year pa lang ata tayong rate hikes. Okay. Pero ngayon nagpiprint ulit ang Fed, no, ng pera. So bakit ba sila nagpiprint ulit ng pera? So nagkakaroon tayo ng problema sa banks, no. Nagkakaroon tayo ng mga bank failures. So ang pinaka point ng pagprint ng Fed ngayon, kung titingnan natin to sa shorter time frame, ay napakalaking spike nito, no. Napakalaking spike simula nung August ng 2021 pa to. Tama ba? 2021?
Oh, August pa pala ng 2021 to, no? Almost same dito. Tapos biglang pinump. So, gano'ng kalayo kaya yon? Ang laki ng pinump ng ano ng pera, no? Na na-inject sa economy. Ang kinakalabasan nito, magkakaroon na naman ng problema sa inflation nito. Possibly. Kasi ang point ng pagprint nito eh para masalba ang mga bangko, no? Kasi nagkakaroon ng mga bangko ng liquidity crisis na gusto mag-withdraw ng mga tao pero hindi mabayaran ng mga bangko. Kasi hindi ko alam kung bakit, pero most likely dahil yun sa rate hikes, no? Na di ko exactly na research, pero ang alam ko lang kapag may rate hikes, may parang treasury ata ang bangko na bumababa ang value kapag nagre-rate hike ang Fed. Di ko alam yung logic, pero ang pinaka point doon, habang nagre-rate hikes ang Fed, nahihirapan ang mga bangko, no? More like nagkakaroon sila ng some sort of liquidity issue ata. So, hindi ko sure kung paano nangyayari yun. Pero ayun lang yung alam ko na may liquidity issue dahil sa rate hikes, or nagkakaroon ng unrealized loss ang mga bangko dahil sa rate hikes for some reason. Hindi ko nga lang exactly sure anong logic behind dun. Okay? So, basta alam natin nangyayari yun. Ang ginagawa ng Fed ngayon, magpiprint ng pera para ipahiram sa mga bangko. Ito na research ko. Yung prior doon, yung bago doon, hindi ko masyado na research. Pero ang alam ko lang doon, pag nagkakaroon tayo ng rate hikes, namomroblema yung kita ng bangko, no? Namomroblema yung kita ng bangko. So, napupunta sila sa negatives. Kapag napupunta sila sa negatives, hindi nila mababayaran yung mga taong nakalapag yung mga pera nila sa bangkong yun. Kasi wala sila pang bayad, eh. Wala silang maibalik na pera. So, ayun yung tinatawag na liquidity issue ng mga bangko, no? At possibly magkakaroon ng bank failure yun kapag sunod-sunod silang hindi makabayad. Okay. So, ito, nag-inject ng pera ang Fed ng papunta sa mga bangko, no? Para magkaroon ng liquidity, kumapal yung liquidity. Ibig sabihin, merong maibabalik ang mga bangko sa mga tao kapag mag-withdraw ang mga tao. Sabihin natin, hindi sila yung parang kakalabasan, parang Silicon Valley Bank na may liquidity issue, hindi makabayad sa mga tao. O kaya sabihin natin, baka Silvergate Bank rin ata, baka ganun din yung problema ng Silvergate na kinakalabasan na hindi nila mabayaran rin ang mga tao kapag nag-withdraw. Okay. So, dito depende sa tingin ko ang pinaka-result nito. Kasi kapag ang mga bangko, walang control ang Fed sa mga bangko kung anong gagawin nila. Okay? Hindi sila yung pinaka-law, no? Hindi law ang Fed, no? Parang ano sila, parang separate entity na hindi part ng kung anong pwede nilang gawin, anong sasabihin nila sa bangko, gagawin ng bangko. Hindi ganun yun. So, ang mga bangko, hindi nila boss ang Fed. Okay? Hindi nila boss ang Fed, na? At ang kalalabasan, ang mga bangko, meron silang choice, kasi uutang sila sa Fed, no? With collateral, uutang sila sa Fed ng gantong klaseng kalaking pera, sabihin natin, at mura yon, most likely murang utang, at pwede nilang actually ipaloan ulit yon sa mga tao. Kasi ang, di ba, kapag may rate hikes, tumataas ang loans or yung utang, or more like yung interest, no? Tumataas yung interest. Ibig sabihin, more interest rates, more money para sa mga bangko para magpa-loan, magpahiram ng pera. Okay? So pag nagpahiram sila ng pera, mas marami silang kikitain. Kasi
yung rate hikes, tumataas na tumataas pa. Okay? Kapag ganun ginawa ng mga bangko, which is irresponsible yun, irresponsible, imbis na bayaran nila yung mga utang nila para sa mga gustong mag-withdraw ng mga tao, eh napakadelikado nun. Okay? Pwedeng mag, ayun yung mag-contribute, ayun yung mag-contribute sa inflation. Okay? Ayun yung mag-contribute sa inflation. So, eto, walang pwedeng mag-stop sa mga bangko na, okay, ganito, o kaya magsabi sa mga bangko na, eto gagawin mo, pag hindi mo ginawa ito, makukulong ka, ganon. Nagpapahiram lang yung Fed ng pera, no? Nagpapahiram lang ng Fed yung pera para sa bangko, mga bangko, para hindi bumagsak. Okay? Ang pinaka may desisyon yan, ang mga bangko. Kung magpapahiram din sila, yung hiniram nila sa Fed, ipapahiram din nila, din rin, ano? Ipapahiram rin ba nila sa mga tao? Kasi kapag kasi uutang ka ng mura, ipapahiram mo ng mas mahal. Ganun ang possible na gawin ng mga bangko para kumita. Okay? So kakalabasan, eh pwedeng business move talaga 'yon. Pwedeng business move talaga 'yon na kikita sila, mababayaran pa nila yung mga ano, mga tao. Pero at the same time, dadagdag sila sa problema ng inflation. So mga greedy banks ang kakalabasan doon, no? Mga buwaya kakalabasan. Imbes na bayaran na lang yung utang, no? So ayun yung ano, ayun yung pinaka problema sa ngayon, no? Ang nakasalalay tayo sa nakasalalay yung inflation sa mga bangko sa ngayon kasi ang Fed kailangan mo sa tingin ko para hindi magkaroon ng price stability, financial stability, eh kailangan talaga nilang sa isalba ang mga bangko, no? Kailangan nila sa isalba ang mga bangko. Kaya nila pinapahiram ng napakalaking source of pera ang bangko. Okay. So ito na sa FOMC meeting mamaya, doon natin maririnig kasi kakalabas noon. So alam na natin na kung bakit sila nagpiprint, no? Nagpiprint 'to hindi para sa tao. Nagpiprint 'to para sa mga bangko, ang Fed, ha? Para ma-retain sa tingin ko, para ma-retain ang price stability or ang financial stability kasi kapag nag-break ang ano, ang mga banks, nawasak ang mga bangko, anong pera natin? Wala. Kakalabasan baka BTC na. Okay? At pag nangyari yun, magkakaroon tayo ng hyperinflation sa BTC. Yung sinasabi nila sa Twitter, sa news, na 1 million BTC, pwedeng mangyari yun kapag nabasag ang mga bangko. Okay? So, nas nakasalalay sa bangko yung ano, no? Kung anong gagawin nila doon sa hiniram nilang pera sa Fed, no? Kung ipapautang rin ba nila para kumita sila o magbabayad na lang ba sila ng utang, no? Or magkaroon ng liquidity para sa mga taong magwi-withdraw, no? So yun lang, so mamaya papakinggan natin, actually hindi natin mapapakinggan yun kasi baka tulog na ako nun kasi 2:30 AM yun ang FOMC meeting, siguro bukas na lang natin pag-usapan. Mamaya FOMC meeting kalalabasan, may higher probability na 25 basis points tayo. Okay? So, hindi natin sure kung paano magre-react ang market sa 25 basis points, sa 25 BPS. Kasi may mga taong magre-react dyan na, okay, 25 BPS, mag-akalabasan, bullish yun, kasi ang mga bangko magsisibag sa akin. Baka ganun, no? Ang may isip ng mga investors na, okay, 25 basis points, ibig sabihin, hindi pa, walang problema ang Fed sa, ano, sa pag-rate hikes, wala silang pakialam sa mga bangko, baka ganun yung maisip ng mga tao, kakalabasan, magpapump yun ang magpapump. At matatakot yung mga taong nasa bangko. Kakalabasan, lalabas nila yung pera nila, saan nila ipupunta yung pera nila? Most likely, baka ilipat muna sa mga temporary storage like gold or pwedeng BTC. No? Matatakot ang mga nasa stock market. Okay? Or, actually, hindi stock market. Matatakot ang mga taong may deposito sa bangko. Okay? Dahil tsaka nila ililipat most likely pwede sa gold or BTC. Okay? So kapag pag zero basis points, actually sa personal kong opinion, napaka-bearish nun, no? Kasi ang kakalabasan nun, masasalba mo ang mga bangko
pero ang inflation tataas. Pero ngayong naisalba mo ang mga bangko, since alam natin, or actually di natin ganun, di tayo 100% sure, no? Pero meron tayong theory dito na kaya tayo may malalakas na pump dito, eh kasi nagsisilipatan ang mga bangko na, or like yung mga tao, na galing sa bangko, galing sa BUSD, galing sa USDC, na nagkakaroon ng problema sa stablecoins, nagkakaroon ng problema sa mga bangko, ang Silvergate Bank, crypto exchange, part ng crypto exchange yata yun na, no, na di ko matandaan, nang kanaalabasan, kaya tayo may pump dito kasi itinatago ng mga tao ang capital nila into BTC. Kasi ang pinaka-safe sa ngayon, maghawak ng BTC. Okay? Pero kapag, yun nga, kapag zero basis points, ibig sabihin, tinatry ng Fed isalba ang mga bangko. Kasi kapag zero rate hikes, yun nga sinasabi ko kanina, no, na hindi ko sure kung ano yung logic behind. Kapag walang rate hikes, eh magiging stable ang mga bangko. Kapag nag-rate hikes, eh most likely babagsak ang mga bangko. O, di ko lang alam yung ano yung logic behind doon. So kapag zero basis points, isasalba nila ang mga bangko at ang most likely itong mga naka temporary storage ng mga tao na nagsibilihan dito, eh magkakaroon na ng rason para ibalik sa bangko ang capital nila. Ibig sabihin, magbebenta na sila ng BTC para ibalik nila into the bank sa kalabasan. So pwede tayong maka-expect ng pagbagsak ng ano ng BTC. At the same time, tataas ang inflation. Kapag mataas ang inflation, ang mga retail most likely pinakamaraming pump dito retail, 'di ba? Pinakamaraming pump puro retail. Kapag mataas ang inflation, mataas rin ang bilihin. hindi dahil na may trabaho ang mga tao, ang mga retail, eh ibig sabihin makakabili agad sila. Eh most likely ang mga nagtatrabaho na retail, actually baka hindi na maabot yung mga necessities nila kasi sobrang mahal ng mga ano na mabilihin dahil sa inflation. Okay? At expect natin saan sila kukuha ng extra pera? Eh most likely sa BTC na na-invest nila or sa other type of investment na nakuha nila, no? Ibebenta nila yung mga shares nila doon, ibebenta nila yung mga hawak nila doon para maka-survive sa mataas na inflation. O baka maging homeless pa sila. So may napatood rin ako sa YouTube, no? Medyo hindi nga lang related masyado dito na marami-rami pa lang homeless na tipong sa New York hindi maka $15 per hour. An hour yung ano nila, yung wage nila, no? $15, ha? Sa atin sa Pilipinas napakalaki noon, $15. Parang high class na trabaho dito yun. Pero sa New York, yung pinakamababa or isa sa pinakamababa. At hindi ka makaka-rent ng housing doon ng $15 per hour na trabaho. Sabi natin 9 to 5 ka na magtatrabaho, hindi ka pa rin makaka-renta ng bahay noon. So, ganun kalala yung ano yung housing problem sa US, no? Dahil sa inflation 'yon. Okay? So, ilang gusto ko i-point out, ha, na napaka-brittle ng kakalabasan ng mga retail na kapag tumaas ang inflation, expect natin tong mga to babagsak to ng mga matitindi, tong mga retail. At yung mga whales na naman, nakaabang sa ilalim. Okay? Sila ang sasalo sa mga babagsak na retail. No? So, ilang gusto ko i-update. Napakahaba pala na itong update natin. Ingat tayo sa trades, no? Sa ngayon, hintayin natin yung FOMC meeting, ha? Tsaka tayo gumawa ng desisyon kung ano ba gagawin natin, kung short ba tayo, maglulong tayo. Kasi sa ngayon, kahit nasa napakatinding resistance levels tayo dito, hindi ako makapag-short dito dahil sa paparating na FOMC meeting. Kasi sa tingin ko, ay na pinaka-inaabangan ng napakaraming tao, napakaraming traders, napakaraming investors. Okay? So, ayun lang, ha. GG's boys.